para sa'yo, Barakut. Isa lang ang makakapagpasaya sa akin. At alam mo na kung ano. Celebes, ikaw ang mahal ko. Wala na akong ibang minarating dito. At hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala agad na nagpapasok ka na isang batang tagalupa dito sa Atlantica. Anak siya ni Barakut. At anong kabutihan na magagawa nito sa Atlantica? Prinsesa? Si Amaya? Hindi ba't ako lang nag-iisang prinsesa ng Atlantica? Hindi na ngayon, Ruwana. Kasi ang kapangyarihan mo ay kapangyarihan na rin ni Amaya. Anak pala ni Aling Remedyo si Amaya. Kawawa naman siya. Amaya, kung saan ka man naroroon, sana matanggap ko to. Yun! Yun yung nakita ko sa banga. Ay, yung klase siyang hayop. Sige, Ruwana. Itaas mo pa ang iyong tinig. Itaas mo pa. Itaas mo pa. Ruwana. Ina, napapagod na ako. Pero Ruwana, kailangan mo pang mag-ensayo. Alalahanin mo, bukas na gagawin ang pagdiriwang ng tahuka kung saan ikaw ang aawit. Ina, maari bang iba na lang ang pauwitin niyo? Huwag na ako. Pero anak, ikaw ang prinsesa. Hindi ba't prinsesa din si Amaya? Naririnig ko kayo pinag-usapan niyo ni Ama. At ang sabi ni Alahe na ako ay may kapangyarihan makapagpagalaw ng bagay gamit ang isip ko. At ang Amayang yun, ganun din! Ruwana! Mahal na rin, ha? Pabayaan na lang muna natin siya. Talve, bakit mabiglang nagkaganon ang batang yun? Nasanay po kasi siya ng lahat ng atensyon nasa kanya. Hindi kaya nagsaselo siya kay Amaya? Iwanan niyo muna ako. Gusto kong mag-isa. Opo, mahal mo rin. Napakaganda ng Atlantica. Pero, ano itong parang kristal na bumabalot sa kanya? Doma, ang tawag dyan. Paano pag nasira ito? Mawawala ng proteksyon, ang buong Atlantica, papasukin ng tubig, mawawasak, at mamamatay, ang mga nalilang dito. Hindi ba nakainga kayo sa ilalim ng dagat? Hindi lahat kami ay nakakainga sa ilalim ng dagat. Mga dugong maharlika lamang ang nakakainga sa ilalim ng dagat. At ilan lang kami. Kabilang ka na rin doon. Matagal na bang nandito ang Atlantica? Matagal na bang nasa ilalim ng dagat? Ah, hindi. Ang Atlantica ay nagmula pa sa ibang mundo. Anong ibig mong sabihin, Aquano? Nais niyo ba malaman ang kasaysayan ng Atlantica? Hanggang tentakulo! Sige, kukwento ko sa inyo. Mainit ang planetang ito, kaya minabuti ng ating lahi na hindi sa lupa manirahan at kung hindi sa karagatan. Yan ang lumang Atlantica. Sa ilalim ng tubig ng planetang ito, matatagpuan ang buwan na nagbibigay lakas sa ating Polaris. Masaya at mapayapa ang pamumuhay ng lumang Atlantica. Wala silang kamalay-malay sa nalalapit na pagwawakas. Tumindi ang init ng planetang ito
humulo ang buong karagatan. Nasunog ang buwan. At sa pagkamatay ng buwan, nawalan din ang lakas ng ating Polaris. Hindi na paghandaan ng mga ninuno ang biglaang paglikas. Marami ang naiwan. Nagsisimula pa lang ang sibilisasyon ng bagong mundo nang dumating ang mga sinaunang Atlantikan. Si Solas, Mahi, Elahe at ako ang ilan sa mga bagong Atlantikan. At kagaya ng dati, sa kaibuturan ng dagat namin itinayo ang bagong Atlantika. Sa bagong mundong ito, matatagpuan ang buwan sa kalawakan. Kaya't kinakailangan iahon ng mga senturyon ang Polaris paminsan-minsan para ito maliwanagan at magkaroon ng lakas. Yan ang kasaysayan ng ating lahi. Pero, bakit nandito pa rin po ang Atlantika? Hindi naman po mainit sa planetang ito. Pwede pong tumira ang mga taga-Atlantika sa itaas. Nakikihati lang tayo sa tao. Tahanan din nila ito. At bagamat magkaiba ng lahi ang Atlantika at mga taga-lupa, hindi dapat mag-away ito. Bakit po hindi na lang magsama ang mga taga-Atlantika at ang mga taga-lupa? Hindi maaari yun. Pero bakit po? May matinding dahilan. Tsaka nyo na malalaman. Oh, nagustuhan nyo ba ang aking kwento? Opo, maraming salamat po. Mauna na po kami, Hano Tentakulo. Marami pa po kayong papasyalan. Sige, huwag kayong masyadong lalayo. Mag-ingat kayo. Opo, tayo na. Sundan ko lang naman yung tinig ng mahal na Reyna. Napakagandang tinig. Saan ang mula ito? Ikaw? Ikaw ang maawit ka.
Busog ka na siguro, no? Kaya bumalik ka dito. Ayun, no? May palikpik ka pa ng isda sa ulo mo. Tama. Yun na lang itatawag sa'yo. Palikpik. Shhh! Huwag kang maingay. Baka magising si Ina. Salamat nga pala sa paggagamot mo sa akin ng sugat ko. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yun. Pero magmula ngayon, magkaibigan na tayo. Sinundan ko lang po kayo. Tsaka, pamilyar po sa akin yung awitin na yun. Narinig ko po yung kay Itay. Muli ako nga awit sa Tahuka bukas. Baka gusto mong manood. Ho? Imbitado ang lahat ng Maharlika, kabilang ang iyong ama. Maaari kang sumama kung gusto mo. Tamang-tama, Amaya. Susundin ko kayo bukas. Pero... Amaya, huwag ka nang tumanggi. Talve, gusto kong ipaghanda mo na magarang kasuotan si Amaya para sa Tahuka bukas. Masusunod po, mahal na Reyna. O paano, Amaya? Aasahan ko ba ang pagdalo mo bukas? Sige po. Thank you po, ha? Ay, salamat po pala. Atlantikan. Kapanahunan na naman ang Tahuka. At para magbigay pugay sa selebrasyong ito, ang aking mahal na Reyna Celebes. Bilisan mo, kumakanta na yung mahal na Reyna. At ang ganda ng boses niya. Parang ikaw. Ha? Ano ka mo? Ah, wala. Meron pa ba? 80 dito sa 10. Manong, pengen naman po isda, oh. Maganda yun. Isang kilo po manong dito. Salamat po, ang laki naman ito. Kumain ka na, palikpik. Anong klase ka bang hayop, palikpik? Siguro may lahi kang baboy. Takaw-takaw mo eh. Alam mo, palikpik, dati-rati, si Amaya ang lagi kong kasama tuwing pupunta kaming dalampasigan. Siya ang best friend ko. Pero bigla na lang siyang nawala. Nasaan na kaya siya? Patay na kaya si Amaya? At nandito pala nagpapanggap na prinsesa. Prinsesa Rowana!
At talaga nagbihis ka katulad sa kasuotan ko. Ipinahiram lang naman sa akin to ng mahal na Reyna. Sinungaling. Hindi bibigay ni Ena ang mga gamit na maharlikan tulad ko sa isang kagaya mo lamang. Ninakaw mo yan! Hindi totoo yan! Bari mo yung sabi! Tawalan mo na! Mahal na prinsesa! Bakit mo tinulak kang mahal na prinsesa, ha? Hindi ko sinasadya! Anong hindi sinasadya? Kitang-kita kong ginawa mo! Karaniwang nangyayari sa Doma. Iwan mo, mahal na Reyna. Paano nangyari yun? Amaya, nung sumigaw ka, nagsimula ang pagyarinig. Nung tumigil ka, tumigil din ito. Halika na, Amaya. Lahe, ano nangyayari sa Atlantica? Haling Agat, kailangang malaman natin ang kondisyon ng Doma. Paano nangyari ito? Alam natin kung gaano katibay ang Doma. Ilang pagyanig na rin ang naganap sa ilalim ng dagat at lupa. Ngunit ni Misan ay hindi ito naapektuhan. Dahil imposible masira ang Doma. Nagkakagulo ang mga Atlantikan.
Kailangan may paluwanag natin ng maayos sa kanila ang sanhi ng pag-inig. Ipapakalat ko sa mga senturyon na isang higanteng tiburon ang bumangga sa Doma. Isang naging dahilan ng pag-inig nito. Pero Haring Agat, kahit ang pinakamalaking tiburon, hindi kaya sirain ng Doma. Alam ko. Pero ayokong balutin sa takot ang mga Atlantikan. Sasabihin natin na isang tiburon ang may kagagawan nito. Lumipas na ang panganib, kaya matatahimik na ang lahat. Imposible! May natuklasan ka na ba, Elahe? Aquano, ano ba talagang nangyayari? Hindi mo ba talaga natatandaan? Hindi mo ba naramdaman ang pag-yanig sa buong Atlantika kanina? Ang huli kong natatandaan ay nung awayin ka ni Piranus. Magkahalong galit at takot ang nararamdaman ko noon. At inaawat ko si Piranus. Kaya sumigaw ka. Bakit? Sister! Lahe, natuklasan mo na ba ang dahilan sa nangyaring pagyanig sa Atlantika? Oo, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi paglindol ng lupa o mga tiburon ang dahilan ng pagyanig. Dahil ang dahilan ng pagyanig ay puwersang nagmula mismo sa loob ng Atlantika. Linawin mo nga sinasabi mo, Elahe. Paano mangyayaring sa loob mismo ng Atlantika nang galing ang isang puwersang yayanig dito? Dahil ang pinagmula nito ay isang tinig. Makapangyarihang tinig. Tinig? Oo. Ito rin ang dahilan ng pagkakabitak ng Doma. Kalokohan na sinasabi mo, Elahe. Paano ba magagawa yun na isang tinig lamang? Yan din ang tanong ko, Solas. Pero kailan ba nagkamali ang tura? Sinuri nito ang lahat ng katangian ng puwersang naging sanhi ng pagyanib. At iisa ang sinasabi nito. Ang pinagmula nito ay isang tinig. Luwana, Piranus! At tigilan, Talvi! Nakausapin ko lang aking ama. Luwana, anak, anong ginagawa niyo dito sa punong tanggulan? Talvi! Mahal na, Reyna. Sinubukan ko silang pigilan, ngunit nagpumilit sila. Mahal na, Hari. Mahalaga ang sasabihin namin sa inyo ng mahal na prinsesa. Piranus! Ano mo bang kalulukuhan ito? Lagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Umuwi ka sa ating shelter. At huwag kang aalis doon hanggang hindi ako dumarating. Abu, pakinggan niyo muna kami. At alam namin ang dahilan ng pagyanig. Ito ay nagsimula sa isang tinig. At kilala namin kung kanino galing ito. Simula ang pagyanig. At tumigil lang ito. At tumigil ka rin sumigaw. Ang ibig mong sabihin, Aquano? Ako ang dahilan kung bakit nagyanig. Kung ako nga talaga ang dahilan ng pagyanig, hindi ko sinasadya yun. Hindi ko alam paano nangyari yun. Kakayahan si Amaya na sirain ang Doma at ang Atlantika. Ang kapangyarihan niyang ito ay magiging kapangyarihan ko rin. Lumiipis ang Doma dahil sa pitak na pinamo nito. Hindi na tayo dapat magtalo-talo agad. Walang ibang solusyon, kundi ipataw sa kanya ang pinakamabigat na kaparusahan. Para sa kaligtasan ng buong Atlantika.